Buongiorno mga kumare! Maganda nga ang panahon ngayon kahit na full winter na dito sa Rome, Italy. Tuesday nga ngayon at tamad na tamad talaga akong lumabas pero kinailangan kong pumunta ng pharmacy dahil kailangan ko mag-order ng aking mga gamot. Oo mga mare, ang aking gamot ay ino-order pa at tinatawagan nila ako kapag ready to pick up. Pero isa ito sa mga dahilan kung bakit super grateful ako na nandito sa Italia dahil 90% ay libre ang aking mga gamot. At kung nasusubaybayan nyo nga ang aking vlog, ako ay isang cancer fighter. Yes mga mare ko, laban lang tayo. Mas pinipili ko talaga na mamuhay ng normal, magtrabaho ng kaya ko. Dahil sa mga taong nakakaranas ng ganitong klase ng sakit, ay importante talaga ang mental health. Malaking factor ang iyong environment at dapat ay talagang iwas stress. Isa nga akong sales staff sa isang tindahan sa center ng Rome at ngayon ay day off ko. Mabuti talaga ang Panginoon dahil yung trabaho ko ay akma lang sa aking health status. Ilang araw na nga ako nagkikrave sa pritong isda at tinola pero ngayon ay day off ko kaya tayo ay magluluto. Iwas karne na nga ako at ito na nga lang madalas kong binibili yung mga isda pero napakamahal talaga ng mga isda dito sa Italia. Mabuti na lang at sale today yung sibas. O branzino kung tawagin ng mga Italiano. Bumili lang naman ako ng bok choy. Minsan lang kasi meron yan dito. Itong isda na lulutuin natin, may free na rin yan na prezzemolo o yung parsley at ilang pirasong meatballs at saka itong chicken na lulutuin natin pang tinola. Yan nga lang yung binili natin pero abot din ng mahigit 2,000 piso sa pera natin sa Pilipinas. Nilabas ko na nga yung aking pangmalakasang kutsilyo dito sa bahay dahil kapag ganito yung isda na nabibili ko, ito yung kadalasan kong ginagawa sa isda. Hinahati ko siya na para bang sa bangus. Medyo mahirap siyang gawin, kailangan talaga may maayos kang kutsilyo. Mas okay nga sana kung matatanggal ko yung mga tineka so baka abutin ako ng siyam-siyam dito. Pagkatapos ko nga nahiwain yung mga isda, ilalagyan ko naman siya ng seasoning. Gigilingin ko lang yung bawang at parsley sa lemon at asin and then ilalagay natin sa mga isda at bababa din natin ng mga kahit 30 minutes lang naman. Habang binababad ko yung ating isda na pang prito, ay lulutuin ko na itong ating tinola dahil malapit na umuwi si Chris at tiyak na gutom yun. Ganito nga ako magluto ng tinola, hindi na ako gumagamit ng mantika, hinihintay ko na lang na lumabas yung sariling mantika ng manok. At saka ko nilalagay yung luya at saka yung bawang. Mahilig nga si Chris sa maanghang kaya nilalagyan ko ng kaunting sili. At kapag medyo ma-brown na at umaamoy na yung ating bawang at luya, ay saka ko nilalagyan ng mainit na tubig. Asin at paminta. At pagkatapos ay tatakluban at hintayin natin lumambot yung manok. Alam ko na paborito nga ng lahat itong tinola kapag ganitong taglamig kasi masarap naman talagang higupin yung sabaw. Ito ang zucchini ang madalas kong gamitin dahil wala naman talaga ditong papaya kaya naghahanap na lang tayo ng alternatives na pwede nating isahod. Maswerte ako today kasi nakakita nga ako ng bok choy which is napakasarap niyan sa tinola. Dinamihan ko na nga ang lagay para makakain na rin ng maraming gulay. Saktong luto na itong ating tinola ay dumating na bigla si Chris, talaga namang sayang-saya dahil makakakain na naman ng bagong luto. Oo mga mare, madalas nga ako magluto na ng maramihan para hindi ako paulit-ulit na nagluluto dahil pag may trabaho ay wala talagang oras para maglutong madalas. Kaya masaya kami kapag ang kakainin ay bagong luto talaga. Ngayon naman ay nire-ready ko na itong ating pipritohing isda. Nilagyan ko nga ito ng isang itlog para yung bawang at parsley ay hindi agad masunog at pagkatapos ay ilalagay natin ito sa flour at pagkatapos ay saka natin pipritohin. Yan yung madalas kong ginagawa para hindi masyadong maamoy ang pagpiprito at the same time ay hindi dry ang ating pritong isda. Ito nga mga mare ang aking paraparaan upang hindi masyadong matilamsik ang mantika kapag nagpiprito. At promise hindi rin siya gaanong maamoy. Napakaliit lang kasi ng space namin at itong kakapit bintana ko pa ay isang salon. Abay baka kami mapalayas ng di oras mga mare koy. At ayan mga mare, ready na ang ating pangdalawa o tatlong araw na ulam. Ready na ating tinola, ang ating pritong isda at syempre ang ating basmati rice. At pagkatapos ko nga magluto ay nagpapausok ako nitong dahon ng salvia o ng sage dahil napaka-effective nito na pang-alis ng amoy ng kusina. Thank you for watching my vlog mga mare. Please follow and share for more.